Hi everyone! Welcome back to my channel. So for this video, kung napapansin yung nakaraan, diba, nag-ano rin ako ng ating bowl. So for this video, gagawa tayo ng juice for baker. So ito po yung preparation ng ating ito po yung ating ingredients. Yaya, pakipalapitan ko po yan. At ito yung ating ingredients. Ayan. So kung napapansin yung meron lang ako dito na hiwa. Ayan. So ang baker po ay good for, halimbawa kung ikaw ay may hypertension. So maganda ito pag ikaw ay high blood. So So mamaya may mag-explain dito kung ano yung mga beneficiary sa beetroot. So ang ito babalatan muna natin ang beetroot. So kailangan kasi ang beetroot ay hindi na kailangan hugasan pa uli pag kabalatan. So kailangan mag-gloves tayo kasi this is sensitive kasi ang mga juicing. So unless kung pwede niyo pa ihugasan katulad sa mga luya, mga carrots, yan, pwede hindi ka mag-gloves. So ito, kailangan mag-gloves ka. Tapos, siyempre, kailangan mo muna balatan. Ayan, isa-isa yung muna pagbalat. Ang ating vegetable. Ayan. Yan po yung ating ingredients. Yan lang ka. Sumaganda ito sa katawan, lalo na sa mga mga nararamdaman. Ayan guys, so tapos ko lang, tapos ko na siyang balatan. So, DIY naman natin siya. For preparation ito, no? Preparation para sa pag-juicing na natin. Okay? So ayan, so ulitin ko, so kailangan malinis ang buong mga kamay. Kasi alam mo na, iinumin natin ito. So mamaya explain ko sa inyo kung ano ang makukuha or ano ang mga benepisyo sa beetroot. No? So benepisyo sa akin ang juicing ito. Ayan. So actually ako, first time din akong gumawa at saka first time akong makatikim ito. So akong break ko sa kemi. So first time natin ito makatikim, yeah. Papatikimin din natin ito. Si Madam Karen naggawa rin ito ng beetroot doon sa Japan. Nagkwento rin niya sa akin ito. Sabi niya sa akin, nagbe-beetroot din daw siya kasi nga sa mga sakit, trauma sa buhay. Ayan. So importante ito, lalo pa sa mga may edad. At saka kahit naman walang edad, pwede rin ito, no? Sa gusto lang. Tsaka yun lang beetroot yung ating i-shake. Kailangan din na tawag nito. Kailangan din dito sa, of course, sa mga may mga naramdaman ng mga bata pa, mga 20-something. Lalo na ngayon kung ano mga kinakain natin. Yeah. Kung ano ang mga naramdaman natin. Okay? Tapos na yung ano natin, no? So, unahin natin, no? Alagay ko yung ating luya and also yung luyang dilaw. So, ganito lang po magawa. So, ang ginamit ko namin na juicer ay slowly lang siya. Slowly lang. So, pag tayo ay gagawa ng mga ganito, so, muna natin pag natin itapon ng mga ganito niya. Kasi magagamit rin ito, no? Hindi ko yung video. Ayan. So, kailangan dandahan lang talaga siya. Kailangan medyo malakas yung pananampalataya mo. Siguro ang sarap nito. So mamaya, i-explain ko sa inyo kung ano yung mga benepisyo na magkukuha natin sa beetroot gel. Medyo healthy ang drama natin ngayon. Huwag muna tayo mag-adobong mga adobong sitaw. Huwag muna natin yan. Ito lang muna, ha? So, ang mga ganito naman, mga sapay, magagamit din natin ito. So, mamaya, sasabihin ko ito ang paggamitan natin sa ating kempetsa nila. Bakit? Forward na wala ko daw. Ayan, pwede pala ulitin kasi may ano pa siya. May katas pa. Yung mga naan ko, no? Pwede pala dalawahin.
Kasi yan may mga kataskas siya. Bunga naman. Dadaan talaga sa isdoli na niya talaga yung ating niya. Juicer, pero maganda, mas maganda kasi yung nutrition niya. Mag-init at yung mga. Natin, no? So almost 1 kilo or mag 1 kilo din yun na beetroot. Ayan, so tapos na po. Ayan, so ayan, so hindi na kailangan mag-vlog kasi tapos naman, okay? So ngayon titikman natin yung ating gawa. So bago natin tikman, ano ba ang mga proper? Ano ba yung mga makuha natin or mga beneficyo dito sa beetroot? So, unang-una, meron tayong 8 benefits. Ayan ang makukuha dito. So, unang-una, so, nakaka-decrease siya ng hypertension. So, ibig sabihin, nakababa siya ng blood pressure. Ayan. So, pangalawa, high health brain siya. So, ibig sabihin, mas mabilis or mas active yung brain cells mo. Hindi naman kaagad-agad kung iinom ka ng isang basis lang, hindi naman kaagad-agad epekto. Kasi hindi naman yan sailing na maangal kaagad, diba? So, kailangan patience. So, kailangan may be patience. Kasi, yung tawag dito. So, pangatlo, yung anti-inflammatory. Halimbawa, yung kung gusto nyo magpa, halimbawa sa mga pagbabawas, so, nakakatulong din siya. Oh, kasi high fiber din, so kayo maganda ito sa katawan. And then, so pangatlo, ayan, so inumin na natin. Kasi bago, basta marami siya, no, so magpapalinis dito, antioxidant, basta yung mga, basta lahat ng mga anti. Ayan, huwag na yung kemi, no? So inumin natin kung ano yung lasa ng ating beto. Madam Karen, cheers! Kasi Madam Karen, uminom kasi nito. Grabe kasi yung mukha ko na ano yung mga tigilip. Sarap pala nito. The combination of ano siya, medyo maanghang at saka medyo katamtaman lang, medyo matamis. Masarap siya kasi parang sauce lang. Vegetable man yata ito. Vegetables. Ah! Masarap siya. Ayan, thank you so much. So, sana may matutunan ko sa aking video. So, bago natin i-inkana yung video, magkatutunan muna tayo. Then, okay na guys. So, thank you so much for watching.